1 damage dito for Miss Yang. And that's gonna be 365 health remaining para kay Boss Roadfield. Pero ito naman, no, magiging problem dito ni Miss Yang is if nakakuha agad ng Rosebud. Tama. Pwede niya lang i-heal back dito yung damage. Tama. Parang wala nangyari, kumbaga. Parang sinaktan mo ako tapos nakamove on agad. Boom! Ayun! Balakantahan pa din ni Miss Yang. Diba? Diba? Tama. So yan, very curious naman ako paano magre-react dito si Boss Roadfield. Maglalaso na ba siya? I-assume niya na ba na baka mag-4 card burst na to? Or chill lang ba ulit? Actually, depende talaga yan, no, kung ano makukuha niya this round. Pero ito na, mukhang ready for... Oh, hindi, kukuha lang dito ng energy si Miss Yang, yes, and makakuha din ng poison. Okay lang, may refresh na nakahanda doon para sa ating backlane. Yes. Pero at the same time, malalagyan din na isang poison stack dito yung backlane. Ngayon, ito naman. Yung kinuha ni Miss Yang or nag-gain na energy ni Miss Yang kanina, na nakawin lang. Binawi ni Boss. Oo. Pero hindi pa dyan natatapos ang pangnanao ng energy. Oo, kasi kung makikita mo ang cards on hand ni Boss. Oo, nga. Naka-vegetal bite pa din. Naka-vegetal bite yung reptile. So, ano, paano na ito? Paano ngayon magre-react si Miss Yang? Ano sa tingin mo? Actually, for me, ang magandang gawin dito ngayon ni Miss Yang is use that refresh para matanggal na agad yung stack of poison doon sa mid lane natin. And at the same time, ngayon, nakagamit na ni Boss Roadfield yung isa niyang yam, possible burst down na to para kay Miss Yang, para hindi na din ma-vegetal bite ulit yung remaining energy niya. Perfect ano yun, setup yun. Kumbaga, parang safe play yun kay Miss Yang kasi nag-ubos na siya ng energy, walang mananakaw. At the same time, maliit yung chance ma-poison. Just like that, di na ulit nakabunot ng yam. Si Sir Roadfield. Pero yung gumamit ng 3 energy si Miss Yang, will it be enough? Dahil may attack up itong Aquang ito. Then tinanggal niya yung poison ng mid lane, tumira ng Risky Fish with the attack up. Pero kapos. 18 pa din. Pero ngayon makukuha na yung remaining 2 energy dito ni Miss Yang with the dual vegetal bite yet again. And ngayon, ito yung nag-saving, ito yung saving grace ng plant ni Boss Roadfield, no? That pumpkin. Yes. Kung wala yung pumpkin na yung patay na sana. Pero right now, ito na. Miss Yang going in, pero hindi niya napatay. Now, here comes Boss Roadfield with the Hero's Bane. Nandito na din ang ating Swift Escape. And of course, the Nemo. Hindi pa din tapos. Ngayon, medyo nag-overkill dito. Tanggal na ang plant ni Miss Yang. Grabe. Grabe si Boss Roadfield. Kumbaga, hindi siya nauubusan ng energies. Nag-heal pa ng dalawa. Oh, no. Pero ang tanong, patay! Oh. Nako talaga, wala nang heal up. Pero ngayon, magkakaroon naman. Oo nga. Na-double slow ang mid lane ni Miss Yang. So may potential no turn na pwedeng maganap dito. Pero yan, nag-4 cards na si Miss Yang sa kanyang backline. Ang tanong, sapat ba ito para mapatay ang mid reptile ni Boss Roadfield? Oo, pasok na nga ang ating mid lane ni Miss Yang naman na namatay dito. Now let's see what's gonna happen here. That's gonna be Hero's Bane, Risky Fish, of course, VMG card, and the Hero's Bane yet again. That's gonna be the reptile going down. And ang maganda pa dito, mauuna si Miss Yang. Wow, nag-double down na si Miss Yang plus the upstream and Oranda. So mababawasan niya si Boss Roadfield. At the same time, una pa siya una next pa round. Una pa din talaga kahit nag-skip dito si Boss Roadfield. Ngayon, na-critical pa nga! Solid critical! Miss Yang! Roadfield in trouble right now. Nag-2 cards ulit and it's gonna boom be enough! Yang takes the very first win. Grabe talaga. Let's go! Talag. Miss Yang. Ngiti ng ham. Go! Ayan, early aggression from Miss Yang. Isang Risky Fish plus the discard from the bug of Sir Roadfield. Pero may follow-up damage to sa plant ni Miss Yang, which are the Prickly Trap and Hot Bat. Which is good. Ngayon, hindi na magagamit dito ni Boss Roadfield yung vegetal bite. Yes. If ever makuha man niya pagdating dito ng round 2. And at the same time, onti na lang damage yung kailangan ilabas dito ni Miss Yang para matanggal dito yung plant. Again, ang kailangan gawin dito ni Miss Yang is just keep on bursting through all the possible defenses of Boss Roadfield. And right now, naglagay siya dito ng isang Bidens. Papasok naman dito yung ating Hot Bat. And of course, ganun din naman gagawin dito ni Miss Yang with the vegetal bite. Kukuha siya ng isang energy. Very crucial yon. And of course, the Hot Bat as well. Grabe. Solid to solid na round 2 para kay Miss Yang. Kahit na-disable yung mouth card niya, nagamit niya na yung unang mouth card niya and naka-steal pa siya ng energy. So, successful round from Miss Yang. Ang tanong, i-burst niya na ba tong plant the next round kasi meron pa naka-stack na attack up yung backline ni Miss Yang. So we shall see.
Eto na nga, ayan na nga, mukhang yung burst down niya na nga to. Pero actually, very, very commendable pagdating doon sa kanyang calculations, no? Saktong-sakto, tanggal yung plant, hindi siya nagsayang gaano ng cards doon. And right now, here comes the headshot. Of course, nandyan din ang ating hotbot and the stun. Halos lahat na ng disable nilagay sa plant. Sabay dalawang chinelas pa! Hindi na daw i-disable, papatay na lang. Terminated ang plant dito ni Miss Yang. Let's go, magandang-magandang all-in from Sir Rolfi. Lubos ang energy niya pero pulbos din ang plant ni Miss Yang. Ang tanong ito na, gumalaw na si Miss Yang sa kanyang mid lane pero walang follow-up damage from the back. So makaka-discard dito si Sir Roadfield ng dalawang cards. Ang tanong, ano ba? Ano ba ang madi-discard ni Sir Roadfield? Oh, dahon okay lang. Okay lang. Ni Miss Yang ang damage card. True. So yan na, first damage from the mid lane. Ito na, makukuha ng mid lane ng stun niya. Then the follow-up damage, double Oranda. I think this will be enough to clear. Now, crit na naman, sabay tanggal ang tatlong bar. Ang ganda Oranda nun! Effect. Let's go, Miss Yang forces the 2v1 situation. Oh, ito na yung sinasabi natin. Ito yung kailangan ni Miss Yang right here, the pre-damage. And ngayon, hindi pa agad mapapatay dito ni Boss Roadfield yung mid lane ni Miss Yang. Ngayon, pwede siya mag-ipon ng energy dito and at the same time, pwede niyang gamitin. Actually, medyo masama lang dito yung draw ni Miss Yang. Pero okay lang ngayon with 4 energy, 6 energy pagdating ng next round. Here it comes. Ang maganda dito, nabunot ni Miss Yang yung lahat ng madi-disable. Oh, oh. So sure na mabubunot niya dito next round are the double koy, which is hindi na bibigyan! Hindi na bibigyan ng next round! Yang. This is gonna be the end! What? What an upset! That's gonna be 3 criticals for Miss Yang and the end of Roadfield! What a game! What an upset! Miss Yang takes the victory! Grabe! Congratulations, Miss Yang! Feeling ko pare nag-deal.